Manalangin tayo. Banal at mahabagin naming Ama na nasa langit na sa amin ay nagmamahal at nagligtas sa amin nung kami ay naligaw sa kasalanan at napalayo sa Diyos. Ginawa mo po kaming mga anak ng Diyos at binigyan mo kami ng mabiyayang pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa biyaya at nagpupuri sa Diyos. Sa mga oras na ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagpapahintulot sa aming mga natubos na sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, ngayon ay nagkatipon sa harapan mo para purihin ang biyaya at pag-ibig ng Diyos at matuto ng salita. Naniniwala kami na kasama ka namin ngayon, O Diyos. May mga brothers at sisters na hindi namin kasama ngayon. Nasaan man po sila, O Diyos, ingatan mo po sila at samahan sila. Baguhin mo kami at gawing banal sa iyong masaganang biyaya, buhay at katotohanan ng salita. Lahat ng churches sa Korea at marami pang churches sa buong mundo ay naghihirap ngayon dahil sa sakit. Gayunpaman, tulungan mo kaming lalong umasa at manampalataya sa iyo. Protektahan mo po ang aming mga brothers at mga sisters at ipakita mo sa kanila ang nararapat na biyaya. Protektahan mo po ang aming buhay upang mabuhay pa kami ng matagal para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. At kung ang sino man sa amin ay may sakit, pakiusap. Panumbalikin mo ang aming o ang kanilang kalusugan sa madaling panahon at kung ang sino man ay nanghihina ang puso, masawakan mo po sila ng iyong salita at kapangyarihan. Kaya tulungan mo kaming huwag mawala ang sino man sa amin sa harapan mo. Panginoon na nagbigay sa amin ng mga salitang kinakailangan namin at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming puntahan, pakiusap, ibigay mo sa amin ang salita at biyaya na nais mong ipakita sa amin sa mga oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Tingnan natin sa Biblia. Babasahin ko Efeso chapter 2. Efeso chapter 2. Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 5. Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 5. Babasahin ko po ito sa inyo. Kayo'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo'y katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ang bilang ng corona infection ay tumaas, kaya ngayon mas pinaigting yung paghihigpit. Hanggang sa matapos ang sakunang ito, dapat tayong higit na umasa sa Panginoon at panatilihin ang ating pananampalataya sa Kanyang proteksyon. Ito po yung dapat nating gawin. Ngunit, napansin ko po, yung pinakamagandang pwesto ngayon ay bakante. Sinabihan ko yung mga ushers na maggabay ng mabuti.
sa mas mahirap na bagay, mas kailangan nating magtiwala sa Panginoon. At ipakita natin sa Diyos na ang puso natin ay hindi natitinag at tayo ay nakakatayo ng tuwid sa salita at sumusunod. Siguro ang sakunang ito ay hindi na magtatagal. Kailangan nating mapanatili ang ating pananampalataya ng maayos sa ilalim ng proteksyon at pamumuno ng Diyos hanggang sa matapos ang sakunang ito. Ngayon, pag-iisipan natin ang tungkol sa salita na mayroong pamagat. Ang pamagat nito ay ang mga buhay at ang mga patay. Sa pamagitan ng verse na binasa natin sa araw na ito, ito ang pamagat. At minsan, may mga giyera, taggutom, lindol, sakit, at mas matinding sakuna sa mundong ito. Sa ibang mga kaso, may mga malalaking pampasaherong barko ang nasisira sa dagat at pagkatapos ay lumulubog. May mga taong namamatay dahil dito. Ginagawa ng mga tao ang lahat ng kanilang makakaya upang mailigtas ang mga tao sa ganitong sakuna. Ngunit, mayroong mga naliligtas at mayroon din namang mga namamatay sa mga sakunang ito. Kaya, pinakikinggan natin sa TV kung ilan na nga ba ang bilang ng mga tao na nabuhay at kung ilan ang mga namatay doon sa sakuna. Maraming mga kahirapan sa mundong ito sa katapusan ng kasaysayan na plinano ng Diyos. Sa paningin ng Diyos sa katapusan ng panahon, ang mundo ay mahati sa pagitan ng mga buhay at ng mga patay. Gaya ng nalalaman natin, doon sa mga naligtas ay mga buhay sa harapan ng Diyos. At doon naman sa mga hindi ligtas ay mga patay. Sila ay nahati sa pagitan ng mayroong walang hanggang buhay at walang hanggang kapahamakan. Ang langit ay ang lugar kung saan tatamasahin natin ang walang hanggang kalwalhatian kasama ang Diyos. Ngunit yung mga patay ay magdurusa sa walang hanggang sakit sa impyerno. Ang impyerno ay ang walang hanggang kamatayan. Hindi ito isang problema na natatapos agad. Sa mga naligaw sa harap ng Diyos, sila ay mapupunta sa impyerno. Kaya sa huli, ito ay makikilala sa pamagitan ng walang hanggang langit at impyerno. Nalalaman natin ito sa pamamagitan ng nakasulat sa Biblia. Kaya nga, nasulat ito sa Mateo chapter 25 mula sa verse 31 hanggang sa verse 34. Sinasabi ng Biblia, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya yung tupa sa kanyang kanan, subalit ang kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariyang inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan." At sa verse 41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa, tun kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel." Kaya sa Mateo chapter 25 verse 46, at ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Sa katapusan, makikilala ang mga may buhay na walang hanggan at ang mga katawan at kaluluwa
na mapupuksa ng walang hanggan. Kaya sa huli, paghihiwalayin sila sa langit at sa impyerno. At ang kasaysayan ng tao ay matatapos na. Kaya alam natin na sa pagitan ng Diyos, magkaiba ang mga buhay at patay. Sa Apocalypse chapter 20 verse 11 hanggang 15, at nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumatakas sa kanyang harapan at walang matagpuang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harap ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At niluwal ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Sinabi ng Biblia na hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Ito ay nakakatakot at seryosong inilaan ng Diyos na katotohanan. Ngunit sa salitang binasa natin, doon sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan, mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Noong si Pablo ay nakulong sa Roma, sinulat niya at ipinadala ang mga salitang ito sa mga banal ng Efeso. Hindi ibig sabihin nito na binuhay ni Pablo ang mga patay noong siya ay pumunta sa Efeso. Ibig sabihin ng patay sa pagsalangsang at kasalanan ay ang kaluluwa. Ang salitang ligtas, ito ay nangangahulugang espiritu na tumutukoy sa mga ligtas. Doon sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Sinabi dito na ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ngunit sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17, at inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, ay tiyak na mamamatay ka. Nais ng Diyos na gumawa ng tao ayon sa kanyang sariling wangis at bigyan siya ng buhay na walang hanggan. Ang walang hanggang buhay ay tumutukoy sa pagpunta sa kaharian ng Diyos at mabuhay na kasama niya. Ngunit ang pagpunta doon ay nangangailangan na makapasa ka sa pagsubok. Ito ang isang simpleng pagsubok. Bago likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ang karwahe, ang kanyang mga anghel, at ang bilang nila ay 20,000 at kahit libo-libo. Kaya ang ibig sabihin ng libo-libong mga anghel ay milyon-milyong anghel din. At may mga anghel na ang kanilang pangalan ay Gabriel, Michael, tapos Lucifer. Ngunit ang anghel na si Lucifer ay nagrebelde laban sa Diyos. Siya ay nagmataas sa pag-iisip na nagnanais na maging gaya ng Diyos. Kaya sa Biblia, maraming iba't ibang verses na nagsasabing pinalaya siya at nilagay sa impyerno kasama ng ikatlong bahagi ng mga anghel na kasama niya. Ang pagsubok na binigay ng Diyos sa tao para sa buhay na walang hanggan at sa langit, ngunit ang masamang si Satanas ay may aroganteng puso at sinubukang maging katulad ng Diyos. Si Satanas ay ang sumalungat sa Diyos. At ang Diyos ay nagpasya na ibigay ang kwalifikasyon para sa kanyang kalwalhatian kapag pumasa ang tao sa pagsubok. Kaya kung ating titingnan sa Genesis chapter 1, walang talata na nagsasabi, nakita ng Diyos na iyon ay mabuti nang kanyang likain ang kalawakan. Ito ay dahil na sa kalawakan, nalalaman niya na naroon si Satanas na binigyan ng kapangyarihan sa kalawakan. Hindi ito makikita
o makikita ng mata ni Adan, ngunit nakikita ito ng Diyos. At kanyang pinahintulutan si Satanas na subukin si Adan kung siya ay susunod o susuway sa Diyos. Mula sa kapanganakan ng tao, binigyan ng Diyos ang tao ng free will na piliin ang kanyang sariling kapalaran sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Ngunit ito ay simpleng pagsubok. Malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Meron din doong punong kahoy ng buhay. Ang pagkain sa punong kahoy ng buhay ang magdadala sa kanya sa buhay na walang hanggan. At meron din doong punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Sinabi niya na ang pagkain sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ang siguradong magdadala sa kanila sa kamatayan. Ang pagkawala ng karapatan na kainin ang punong kahoy ng buhay ay nangangahulugan ng kamatayan. Siyempre, yung talatang huwag kang kakain ay hindi ibig sabihin na kamatayan dahil sa mayroong anumang lason doon. Si Satanas kasi ay binigyan ng isa lamang pagkakataon upang subukin ang tao. Kaya kanya talagang sasabihin na kainin iyon sa mga salitang tiyak na hindi kayo mamamatay na kabaliktaran sa mga sinabi ng Diyos. Kaya kung ang taong ito, bagamat nandun si Satanas, ay kakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay, ito ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung kanilang kinain ang bunga ng punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama, sa kabila ng babala ng Diyos, inalis ng Diyos ang karapatan na sila ay kumain ng punong kahoy ng buhay at pinalayas sila. At sila ay inilagay sa walang hanggang apoy na nilikha para sa mga pinalayas na anghel. Kaya ang tao ay binigyan ng free will sa pagitan ng Diyos at ni Satanas kung sila ay susunod o hindi. Subalit, si Adan ay gumawa ng maling desisyon gaya ng ating nalalaman, siya ay nahulog sa kasinungalingan ng Diablo. Kaya si Adan at Eva ay sinuway ang salita ng Diyos sa pamagitan ng pagkain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun ay tiyak na mamamatay ka. Sila nga ay namatay. Ano ang namatay? Hindi ang laman nila ang namatay. Nasusulat na si Adan ay namatay sa edad na 930. Nakasulat sa Biblia na ang tao ay nabubuhay ng mahabang panahon dahil magkaiba ang panahon noon sa halamanan ng Eden kaysa sa ngayon. Kaya ano ang namatay sa oras na iyon? Iyon ay ang espiritu. Ang salitang kamatayan ay nangangahulugan na ang relasyon sa Diyos ay naputol. Sila ay bumagsak sa unang pagsubok. Gaano man kamahal ng isang tao ang kanyang anak, hindi niya na maaring gawing ibigin pa siya kapag namatay na ang anak. Walang anumang mangyayari kapag niyakap niya ang patay niyang anak. Ang relasyon sa pagbibigay at pagtatanggap ng pag-ibig ay nasira at siya ay wala ng anumang magagawa kundi ilibing ang kanyang namatay na anak. Mula roon, ito ay mabubulok sa sandaling ang tao ay makagawa ng kasalanan, ang relasyon sa Diyos ay naputol. Kaya ang salitang patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan ay nangangahulugan na ang espiritu ay patay. Ang relasyon sa Diyos ay nasira. Merong maliwanag na ilaw, pero ito ay mamamatay kapag ang linya ng kuryente ay naputol. Tinatawag natin itong patay. Kapag ang cellphone rin naman ay nasira, ito ay patay. Hindi ito gagana dahil hindi ito konektado. Sa sandaling ang tao ay nagkasala, ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao ay naputol. Kaya ngayon, ang espiritu ay patay. Kaya nawala ang karapatan nila na mabuhay sa halamanan ng Eden. Ito ay pareho lamang sa pagkawala ng karapatan na makapasok sa langit. Magmula noon, nang sila ay napalayas sa halamanan ng Eden, ang Diyos ay nagsimulang magbigay ng kapahamakan, sakit, sumpa, digmaan at mga miserableng kamatayan. Kung tayo ay naligaw na gaya ng mga tupa na umalis sa kanyang pastol at nabuhay sa sariling paraan ay namatay, tayo ay pupunta sa lugar na pinupuntahan ng mga patay. Ito ay ang walang hanggang impyerno. Kaya ang mga tao na isinilang pagkatapos ni Adan ay naging makasalanan nang namatay si Adan spiritually. Ibig sabihin, ang lahat ay naging makasalanan at namatay spiritually. Sa
pag-iwan sa Diyos, sila ay isinilang napatay. Ang katawan ay buhay, ngunit ang espiritu ay patay. Sa mga mata ng Diyos, lahat ng tao sa sanlibutan ay patay. Isipin natin, ang patay ay naglalakad. Mayroong pelikula na patungkol sa mga zombies na nakikita natin kamakailan. Sobrang nakakakilabot talaga ito. Yung itsura ng zombie sa pelikula, ito ay sobrang nakakakilabot. At terrible yung kilos nila. Ngunit sa mga tao na patay sa espiritu, ang kanilang katawan ay maayos. Merong ang gwapong lalaki, edukado, sikat, mayaman, marangal at makapangyarihang tao na may maayos na pananamit, maayos na tirahan at mga maayos na sasakyan. Ngunit muli, sa paningin ng Diyos, silang lahat ay patay. Pag-isipan natin po ito. Nung ako ay nasa Amerika, nung nandun po ako, dumalo ako sa isang beses. Ito ay isang American funeral. Dumalo ako dahil isa sa ating kapatid ay namatay. Merong parke o cemetery doon sa United States. At ito ay itinayong parang isang maliit na simbahan at doon ginaganap yung burol. Ang mga bisitang pumupunta at sila'y umuupo at ang kabaong ay nakalagay sa isang parang cart na may gulong. Yung kabaong ay kalahating bukas. Ayun po. Ang tao ay doon sa loob ng kabaong na ito ay mukhang natutulog lamang. Nadamitan ito ng yung magandang kalidad ng damit talaga at pinaganda rin yung kanyang makeup. Kaya kahit siya isang patay, maganda ang itsura. Di kalaunan ay ililibing sa ilalim ng lupa. At nakita ko ito. Habang tinitignan ko, iniisip ko na yung mga tao sa mundong ito ay magaganda at ang kanilang pangalan ay kilala. Subalit, sila ay pare-parehas lang. Lahat ay patay. Ang kanilang buhay ay hindi matatapos sa pagbalik nila sa hukay, subalit sila itatapon sa walang hanggang impyerno. Sinabi ng Biblia sa Apocalypse chapter 20 verse 15 na ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay, sila ay tatapon sa lawa ng apoy. Hindi nila alam yung katotohanan ito. Sa paningin ng Diyos, ang taong hindi ligtas ay patay. Ang taong ito ay nagsimulang mabulok. Tama. Ang isang tao ay nangangamoy kapag nabulok. Wala nang ibang solusyon kundi ang ilibing ito. Nakalagay sa Jeremias chapter 17 verse 9 na ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Bagaman ang katawan ay buhay, sinabi na ang puso ang pinakamasama sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ito'y nangangamoy. Sa kabutihang palad, tayo hindi natin naamoy ang baho. Subalit sa Diyos, oo, naamoy niya ito. Ang lahat ng kasalanang nagagawa ng tao ay mga mabahong amoy ng lahat ng taong patay. Napakabaho nito. Kaya ang taong patay ay lumalakad habang daladala nila ang amoy na ito. Kahit sa mga awit, chapter 14 verse 1 ay sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa,
walang gumagawa ng mabuti. Ang taong nagsasabi na walang Diyos at hindi gumagawa ng mabuti, kundi ng masasamang bagay, ang kanyang puso ay masama at karumal-dumal. Ang karumal-dumal ay nangangahulugang nakakasuklam. Ito ang larawan ng tao. Kaya nga, ang gawa ng taong patay ay naihahayag sa kanyang mga patay na gawa. Kaya nakalagay doon sa Efeso chapter 2 verse 2 na kung saan mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sandibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa ng mga anak ng pagsuway. Noon tayo'y mga patay sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan, tayo'y lumakad sa kamatayan. Ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ay nangangahulugang lumakad sa kasalanan. Doon sa Roma chapter 12 verse 2, sinabi sa mga born again Christians na huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Subalit ang mga taong hindi ligtas ay sila'y sumusunod ayon sa gawa ni Satanas gaya ng dahong nahuhulog. Nang maliit na bangkang lumalaban sa malakas na hangin, sila'y pinamumunuan ni Satanas at itinutulak patungo sa impyerno. Doon sila papunta. Kaya nga, sa Efeso chapter 2, verse 2, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Ayon kay Satanas, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ang mga taong masuwayin ay lumayo sa Diyos at ang mga masuwaying ito ay hindi ligtas. Sa kanila'y may namumuhay ng mabuti at mapagbigay at may mga ipinanganak sa mga so-called Christians na pamilya at namumuhay pang reliyoso. Subalit sa paningin ng Diyos, silang lahat ay patay. Ang kanilang gawa ay patay na gawa. Lahat ng taong lumayo sa Diyos, sila ay namuhay ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ayon kay Satanas, kay Satanas. Sa Efeso chapter 6 verse 12, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan, si Satanas, ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ay nasa loob at gumagawa sa puso ng lahat ng taong hindi ligtas. Sa Efeso chapter 2 verse 3, tayong lahat ay dati. Ngayon, ang mga taong naligtas, bago sila naligtas, dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip na tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Tayo rin ang namuhay ayon sa gawa ni Satanas. Ayon sa pagnanasa ng laman. Si Satanas ay gumagawa sa loob ng ating masamang katawan. Doon sa Genesis chapter 3, pagkatapos makagawa ng kasalanan ni Adan, sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Dinaya ako ni Satanas sa pamagitan ng ahas. At sinabi ng Diyos sa ahas, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Subalit kung titignan natin ang verse na ito, kumakain ba talaga ang ahas ng alabok? Hindi. Sila'y nabubuhay na kumakain ng kagaya ng palaha. Sila'y nabubuhay na kumakain ng maraming bagay. Subalit kung titignan natin kung ano ang sinabi kay Adan, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik, ang laman. Ang ahas ay kakain ng alabok,
Ibig sabihin na si Satanas ay gumagawa sa laman ng mga masasamang tao, ang laman ng pagkain ni Satanas. Nakakita na po ako ng ahas na kumain ng palaka. Nakakita na po ba kayo? Mabilis nilang kinakagat iyon. Kapag kinagat nito, ang anumang bahagi ng katawan ng palaka, sinusubukan siyempre ng palaka na tumakas. Subalit, kapag tumatakas yung palaka, mas lalong kinakagat ng ahas. Kapag ang palaka ay napagod, mas kinakagat pa ito. Ito'y nakapirmi kahit na gumagalaw ang palaka. At kinakagat niya ito hanggang sa ito'y mapagod. Sa huli, nilulunok nito ang palaka. Habang tinitingnan ko ito, sinasabi ko, ganito rin kumikilos si Satanas sa kasaysayan ng tao. Paunti-unti. At sa huli, pumupunta sa tiyan ni Satanas. Tayo rin ay isa sa kanila. Nung tayo'y kumilos ayon sa pagnanasa ng laman, alam natin ang nais ng laman at ng puso. Kung ano ang nais ng masamang tao dahil ang ating puso ay masama at karumal-dumal, ano po ba ang ating pwedeng gawin kundi ang gumawa ng kasalanan kung gagawin natin gaya ng nais ng ating puso? Ang ilan ay gumagawa ng kasalanan at sa hindi magandang paraan at ang iba'y sa mapangakit na paraan. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng iba, gaya ng mga hindi ligtas. Gayun din tayo. Ayon sa ating likas, ay nararapat na maparusahan ng puot ng Diyos. Minsan, nakakita ako ng pamagat na isang movie na hindi maganda, The Sons of the Darkness. Ang mga anak ni Satanas na pinuno ng kapangyarihan ng kadiliman at kapangyarihan ng kamatayan. Kung titingnan natin sa Juan chapter 8 verse 44, sinabi ng mga Hudyo na ang Diyos ay ang kanilang ama. Subalit hindi, ang kanilang ama ay si Satanas. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo at nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang likas sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ang pumatay kay Adan at Eva, ang kumilos kay Cain upang patayin ang kanyang kapatid na si Abel at si Satanas. Pinatay nila ang mga propeta ng Diyos at maging ang kanyang tanging anak. Siya'y isang mamamatay tao mula pa sa simula. Tayo'y namuhay dito. Kung tayo'y kasama sa kasaysayan ng Israel, sa tingin ko iiyak tayong kasama nila. Patayin si Jesus, wala tayong pagpipilian. Na ating ginawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong anak ng mga kapuotan gaya naman ng iba. Oo, ito ang gawa ng taong patay, na nangangahulugang ito ang larawan ng taong patay. Kaya doon sa Hebreo chapter 6 verse 1 sinabi na ang mga gawa ng makasalanang lumayo sa Diyos ay mga gawang patay lahat. Ang taong patay ay gumawa ng patay na gawa, maging ang mga taong maayos sa panlabas ang isang patay na sa harapan ng Diyos, taong patay, bagamat ang mga Hudyo ay nagyayabang sa kanilang mga sarili na sila'y pinili ng Diyos, iniingatan ng kautusan, nag-iikapo at ginagawa ang kanilang higit na makakaya para sa Diyos, subalit sila'y puno ng kasamaan at ang kanilang mga gawa ay gaya ng taong patay. At sila'y mapupunta sa mundo ng mga patay magpakailanman, subalit sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang kaligtasan ay ang gawin tayo ng Diyos na buhay na nooy mga patay sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan. Binuhay niya tayo. Ito'y isang nakamamanghang gawang. Paano niya tayo binuhay? Doon sa verse 4 hanggang 5, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nun tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya tayo'y naligtas. Tayo rin ay sumunod kay Satanas at nabuhay at sumunod sa pagnanasa ng laman.
tayo'y namuhay na gumagawa ng maraming kasalanan ayon sa kalooban ng ating puso. Tayo'y nararapat na tumanggap ng puot at kahatulan ng Diyos, subalit inibig tayo ng Diyos. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Gaano ba nakakamangha ang salitang ito? Awa! Ibig sabihin na pagkakaroon ng habag, kahit na ang mga anak ay pangit o makulit, iniibig sila ng kanilang magulang. Ito'y nangangahulugan ng tayo'y mga patay ay sa ating pagsasalansang ng kasalanan, inibig tayo ng Diyos. Nung pinagtak sila natin ang Diyos at nakagawa ng mga kasalanan, nung tayo'y mga kaaway pa ng Diyos sa pamamagitan ng ating masasamang gawa, nung tayo'y naligaw sa paglayo sa Diyos, nung tayo'y namuhay na sinasamba si Satanas sa otoridad ni Satanas, inibig tayo ng Diyos. Bakit nga ba tayo inibig? Dahil sa atin ay meron tayong espiritu na nilikha. Nilikha tayo ng Diyos sa kanyang larawan. Ito'y dahil sa atin. Meron tayong espiritu na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan para sa kanyang banal na layunin. Ibinigay ng Diyos ang espiritu at nilikha sa tao ang kanyang larawan upang ibigay ang kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay, upang dalhin tayo sa kanyang kaharian, upang tayo ay mabuhay kasama ang Diyos magpakailanman na tinatamasa ang kalwalhatian, upang gawin tayong kagaya ng Diyos. Pinagtaksilan ng tao ang Diyos. Subalit, hindi pinagtaksilan ng Diyos ang tao. Pinagtaksilan ng tao ang Diyos at lumayo sa Diyos, subalit hindi lumayo ang Diyos sa tao. Siya'y may habag sa tao. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay lubos na magkaiba sa pag-ibig ng tao na kadalasan nating sinasabi. Iniibig ng tao ang ibang tao kapag may bagay silang kaibig-ibig. Ang tao ay umiibig kung ang sino man ay may bagay na kaibig-ibig. Oo, magagawa ninyo bang mahalin ang inyong kaaway na nagkasala ng lubos sa inyo, nagtaksil sa inyo at sumalungat sa inyo? Kahit na sinubukan natin silang ibigin, hindi natin sila magawang ibigin. Ang pag-ibig ng tao ay may kondisyon, pero ang pag-ibig ng Diyos, ito yung agape love, ay walang kondisyong pag-ibig. Hindi ito nangangailangan ng kondisyon. Kahit na pinagtaksilan at naging kaaway ng Diyos ang tao at namuhay na sumusunod kay Satanas, ngunit dahil ang tao ay may espiritong gawa sa wangis ng Diyos, kaya ang Diyos ay nahabag sa tao. Hindi nais ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Kaya nga dun sa Isaiah o sa Isaiah chapter 57, mula sa salita ng Diyos, sinabi, "Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man ako lagi, sapagkat ang espiritu ay manlulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa." Pinarusahan ng Diyos ang tao at pinalaya sa halamanan ng Eden. Sinumpa ang lupa, nagbigay ng napakaraming pagdurusa at kahirapan sa tao. Ngunit hindi iyon ang kanyang tunay na hangarin. Hindi niya iyon ginawa dahil kinamumuhian niya ang tao, kundi dahil nais niyang manghinayang at magsisi ang mga tao sa kasalanan nilang pagsuway sa Diyos at upang sila ay magsisi. Ang tao o ang Diyos ay nagbibigay ng mga kahirapan para ipaalam sa atin na ang mga gumagawa ng kasalanan ay walang totoong kalayaan, walang totoong kapayapaan at kapahingahan sa mundo, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya bagaman sila o siya ay magalit sa sandaling panahon, sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man ako lagi, sapagkat ang espiritu ay manlulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Alang-alang sa akin na huwag mawasak. Tinanggihan ng Diyos ang kanyang sarili
Dahil siya ay pag-ibig, kaya may nangingibabaw na dakilang pag-ibig sa atin. When the great love shines on my heart clearly, I praise the great love. Kamangha-manghang pag-ibig, dakilang pag-ibig, walang hanggang pag-ibig. Kahit na napakarami nating kasalanan, inibig niya tayo. Ang iniisip ng mga tao, napakasama akong tao, marumi, duwag, at hanggang ngayon ay namumuhay akong salungat sa Diyos, kaya marahil ay kinamumuhian at hindi tatanggapin ng Diyos ang isang katulad ko. Ilalagay niya ako sa kailaliman ng impyerno, talagang wala na akong pag-asa. Kaya namumuhay na lang ako sa kasalanan bago mapunta sa impyerno. Ganito yung pag-iisip ng mga tao. Iyon ay dahil hindi nila nalalaman. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating mga kasalanan. Ang kanyang pag-ibig ay sapat na upang linisin tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Hindi po ba? Ang mga tao ay napupunta sa impyerno, hindi dahil sa sila ay itinapo ng Diyos. Ito ay dahil pinagtaksila nila ang Diyos dahil sila mismo ang nagtapon sa Diyos. Ano ang itinapon ng tao? Sinaway ng mga tao ang salita ng Diyos. At sa kaulihan, pinagtaksila nila ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sila'y napahama. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging nun tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya ng kayo'y naligtas. Ninais ng Diyos na maligtas tayo. Nais ng Diyos iligtas ang mga patay sa Espiritu dahil sa kasalanan at pagsuway. At ang mga taong nararapat sa pagkawasa. Bakit? Dahil mahal ng Diyos ang mga tulad nilang makasalanan. Kahit na pinatay ng isang tao ang kanyang anak, ngunit kung iniibig ng ama ang pumatay sa kanyang ama, walang nanghihingin pang kapalit. Alam niyo po ba yung kwento ni Pastor Son Yong-won? Inaresto ng isang pulis ang pumatay sa kanyang anak at hinatulan ng kamatayan sa pamagitan ng pagbaril. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita ang pastor sa pulis. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang pumatay sa aking anak. Sinabi ng pulis, anong gagawin mo? Gagawin ko siyang aking anak, kapalit ng namatay kong anak. Hindi maunawaan ng pulis ang pastor, ngunit hindi niya maaring pigilan siya. Kaya sinabi, okay, sige, kunin mo siya. Kaya totoong ginawa niya siyang kanyang sariling anak. Kaya nabasa ko ang libro niya na The Atomic Bomb of Love. Ang pag-ibig ng Diyos ay katulad nito. Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, inibig niya ang sanlibutan. Gaano niya kamahal ang mga tao sa sanlibutan? Ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak na walang kasalanan sa anyo ng tao at pinasan sa kanyang katawan ang kasalanan ng buong sanlibutan at ipinasan niya sa kanya ang lahat ng ating kasamaan at ibinigay sa kanya ang sumpa at kahatulan na nararapat nating tanggapin. At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tinanggap niya ang mga latay ng kahatulan na sana ay para sa atin. Kaya hindi na tayo hahatulan pa. Ang sinuman sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit na ang mga makasalanang mapupunta sa impyerno ay umiyak at gumawa ng mabubuting bagay para sa Diyos, hindi nila matatanggap ang buhay na walang hanggan. Tama. Ngunit kung ang isang makasalanan na nararapat mapunta sa kailaliman ng impyerno ay maunawaan at sampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos, siya ay hindi na mapapahamak at siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang sumampalataya kay Jesus ay ang sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po ba? Sa unang Juan chapter 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Paano? Isinugo niya ang kanyang tanging anak sa anyo ng tao at pinasan sa kanya ang kasalanan ng mga tao. Kaya siya ay namatay upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Juan chapter 15 verse 13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan.
Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Halimbawa, mayroong isang masamang kaibigan na nagnanais siyang patayin, ngunit siya ay namatay para sa kanya na nais siyang patayin. Wala nang higit pang pag-ibig na tulad nito. Ang tanging anak ng Diyos ang siyang namatay sa halip na tayo upang ang mga makasalanan ay kanyang maging mga walang hanggang kaibigan. Hindi natin kayang sukatin ang panyang pag-ibig. Gaano kamangha-mangha ang pag-ibig? Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi lang tayo inibig ng Diyos sa salita, kundi maging sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang tanging anak sa krus. Dahil sa sobra niya tayong iniibig. Kaya sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Gaano nga kadakilang pag-ibig ito? Ikalawang Korinto chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa atin. Ang mga ligtas na tao ay hinihimok ng pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat kaya't ang lahat ay namatay. Hindi normal na tao lang, kundi ang anak ng Diyos mismo na banal ang siyang namatay sa halip na ako makasalanan. Kaya ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Bawat isa sa atin, lahat ay kabilang doon. Bawat isa. Kung sino man ay hindi paligtas, dapat ninyong malaman na si Jesus ay namatay para sa kanya, para sa iyo. Nung hindi pa natin kilala ang Diyos, bago pa naman tayo maipanganak, alam niyang tayo ay maipapanganak na makasalanan kay Adan. At alam niya na tayo ay gagawa ng kasalanan at alam din niya na patatalsikin natin ang Diyos at tayo ay mamumuhay sa kasalanan. Gayunman, sa panahong yun ay inibig tayo ng Diyos. Nung hindi natin kilala ang Diyos, nung tayo ay nasa kasalanan, una tayong inibig ng Diyos. Nagplano ang Diyos na iligtas tayo. Dahil sa pagkakasala ng isang tao na si Adan, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Katulad din nito, ipinahintulot ng Diyos na ang isang tao ay mamatay sa halip na ang lahat ng tao. Kaya nga ang salitang, kaya't ang lahat ay namatay. Ito'y nangangahulugan, ang Panginoon ang namatay sa halip na tayo. Sa halip na tayo. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marami ay may mangangahas mamatay. Patungkol ito sa kung sino ang mamamatay para sa taong makasalanan. May tao bang handang mamatay alang-alang sa isang taong kriminal na nakagawa ng napakaraming mga kasalanan na nararapat sa kaparusahang kamatayan? Walang sino man. Tayo ay natulan bilang mga kriminal na nararapat mapunta sa kailaliman ng impyerno, ngunit ang Panginoon ay namatay sa halip na tayo. Kaya, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Sa Apokalipsis 1:5, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Hinugasan niya ang ating mga kasalanan sapagkat hinugasan niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa halip na tayo at ang kanyang dugo ay siyang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos! Ang saligan ng kaligtasan na mula sa Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos lamang. Walang hinihinging kapalit, dakila at kamanghamanghang pag-ibig lamang. Sinong maliligtas kung wala ang ganitong uri ng pag-ibig? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang daan upang maligtas tayo. Sa Juan chapter 5, verse 21, sinabi ni Jesus, sapagkat kung paanong ibinabang ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Nais ng Diyos na iligtas ang mga patay sapagkat dahil dito ay naparito si Jesus sa mundong ito upang iligtas ang mga patay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung sila ay naipagbili bilang kabayaran ng kasalanan, kung gayon
ay dapat na siya ang magbayad sa halip na sila. Noong unang panahon, kung ang isang Israelita ay hindi makabayad ng kanyang utang, sila ay pinagbibili bilang mga alipin. Ang alipin ay dapat sumunod sa kanyang Panginoon hanggang sa kamatayan. Upang sila ay mapalaya, dapat na mayroong magbayad ng kanilang pagkakautang. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya nga ang taong walang sala ay dapat na mamatay sa halip na tayo. Kaya nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Si Jesus na walang anumang kasalanan ay naging taong puno ng kasalanan sa halip na tayo. At tinanggap niya ang kahatulan sa halip na tayo. Namatay siya doon sa krus, sa halip na tayo. Doon sa Roma chapter 5 verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Plinano ng Diyos na iligtas tayo at ang tanging anak na si Jesus na banal ay naparito sa laman ayon sa plano ng Diyos at kinuha niya lahat ng ating mga kasalanan pagkatapos ay namatay sa krus at nagpadanak ng kanyang dugo. Sa Hebreo 9:12. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Tinitiyak niya ang walang hanggang kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na nais sa katuparan sa krus. Bago namatay si Jesus, sinabi niya, natupad na. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ginawa niya ang lahat upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ng pag-ibig na ito. Itinatanim niya ang pag-ibig na iyon sa atin. Kaya sa unang Juan 4:16, at ating nalalaman at sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Naunawaan at sinampalatayanan natin ang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lamang tayo ang iniibig niya, kundi ang buong mundo rin. At pinatawad din ni Jesus ang mga kasalanan ng sanlibutan, hindi lang yung sa atin. Ang dahilan kung bakit ang mga tao ay napapahamak ay dahil hindi nila alam ang pag-ibig na ito. Dahil sa hindi sa pananampagsampalataya at hindi pagkaunawa. Iniibig tayo ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang pinakasaligan ng ng ating kaligtasan. Siya ay naparito para iligtas tayong mga namatay dahil sa mga pagsuway at mga kasalanan. Ang Panginoon ang namatay upang iligtas tayo at isakatuparan niya ang lahat ng gawain sa pagliligtas sa atin. Sa Isaiah chapter 44 verse 22, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Ang ating mga kasalanan ay gaya ng isang itim na ulap sa hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Ngunit dahil sa namatay si Kristo sa krus, ito ay naglaho. Gaya ng ulap na naglalaho, ito ay napawi. Lumapit kayo sa akin ngayon. Sinabi ko na po sa inyo na paniwalaan ninyo ito. Kung hindi ninyo kung hindi niya pinatawad ang ating mga kasalanan, paano nga tayong mga makasalanan ay makakalapit sa Diyos? Kayo po ay nagtitiwala sa inyong sariling katwiran? Ano mang katwiran ang ating pagtiwalaan, gaano nga tayo katuwid? Sa Isaiah 64 verse 6, ang lahat naming mga katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Gaya ng matapos magkasala sila Adan at Eva, sila ay gumawa ng damit gawa ng dahon ng igos, ngunit sinabi nila na sila ay hubad. Ang ating katwiran ay gaya ng dahon. Sinabi niya, ngunit ang mga tao ay naging mga
Nananampalataya kay Jesus ay iniisip na sila'y makakapunta ng langit sa pamagitan ng krus ni Jesus kasama ng kanilang sariling katwiran. Kung gayon, ibig sabihin na isinawawalang bahala nila ang ginawa ng Panginoon. Sa Galatia 2:21, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Kung tayo ay maliligtas sa sarili nating katwiran, kung gayon ang kamatayan ni Jesus sa krus ay walang kabuluhan. Ginagawang zero ang ating kontribusyon at ang kontribusyon ng Panginoon bilang 100. Kaya sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at kayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasamaan tulad ng matitingkad na pula, ang mga ito'y magiging maputing parang niebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tuma. Kanyang sinabi, bagamat ang mga kasalanan ay tulad ng matitingkad na pula at mapulang mapula, ang mga ito'y magiging maputing parang niebe at balahibo ng tupa. Isinagawa na po ito, kaya nga sa Hebreo 10:12, siya ay nag-alay ng isang handog para sa kasalanan magpakailanman, kaya binigyan niya tayo ng walang hanggang katubusan. Sa Hebreo 10:14, sapagkat sa pamagitan ng pag-aalay, sa kanya pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Tayo ay kanyang nilinis magpakailanman. Hindi ba ito kamangha-mangha? Paano? Sa pag-ibig ng Diyos. Sa dakilang pag-ibig na nahabag sa atin. Tayo ay kanyang binuhay kasama ni Kristo na namatay sa ating mga pagsuway. Maligtas. Ang ibig sabihin ay ang patay na espiritu ay binuhay na muli. Kaya doon sa Hebreo 10:17, sa salita ng Diyos, ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. Kanyang sinabi, kanyang binura ang ating mga kasalanan sa kanyang alaala. Hindi naaalalahanin pa ng Diyos ang ating mga kasalanan. Bakit? Bakit pa rin nanginginig kayo at hindi makalapit sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan? Ni hindi nalalaman ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kung gayon, sino ang maaaring humatol sa atin? Kaya ating sinasabi na tayo ay nanghahawakan sa kontribusyon ni Jesus at haharap na may tapang at lakas ng loob sa Diyos. Ito ay talagang kamangha-mangha. Kaya sa 1 Corinto chapter 15 verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Tayo ay mga patay kay Adan, ngunit tayo ay binuhay kay Jesus. Ang bawat isa, nalalaman man nila ito o hindi, sila ay namatay kay Adan. Gayunpaman, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang ang lahat ng tao ay mabuhay kay Kristo. Ngayon, kapag narinig ninyo ang salita at naunawaan at sinasampalatayanan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos, kung gayon kayo ay mabubuhay. Sa 1 Corinto chapter 15 verse 45, kaya't nasusulat ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hilingahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hilinga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Buhay na kaluluwa, ngunit patay. Ngunit ang huling Adan, si Jesus, ay naging espiritong nagbibigay buhay. Siya ang huling Adan dahil siya ang tumapos ng tadhana ni Adan. Si Jesus ang namatay sa krus at tinubos ang ating mga kasalanan, kaya ngayon ang Panginoon ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang Espiritu Santo ay ang nabuhay na muling espiritu ng Panginoon. Kaya ipinauunawa ng Espiritu Santo ang biyaya ng Diyos nang tayo ay nanampalataya o manampalataya sa katotohanan, ang espiritu na namatay at ang pagsuway at kasalanan ay nabuhay. Kaya sinasabi niya na si Jesus ay naging espiritong nagbibigay buhay. Tignan po natin sa Juan chapter 5. Juan chapter 5. Nakakamangha po ito. Juan chapter 5 verse 24 hanggang 25. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Juan chapter 5 verse 24 hanggang 25.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon, ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang nakarinig ay mabubuhay. Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin. Ang ibig sabihin ay nananampalataya sa biyaya ng Diyos. Ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ako ay naligtas. Ako ay nabuhay na muli. Ako ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang patay ay nabuhay. Ang lahat pong ito ay pareho. Hindi darating sa kahatulan. Kung ikaw ay naligtas, ikaw ay hindi hahatulan. Lupipat na sa buhay mula sa kamatayan. Inilipat ng Panginoon mula sa kapahamakan na papuntang impyerno tungo dun sa walang hanggang langit. Mula sa kamatayan tungo sa buhay. Si Adan ay inilipat kay Jesus. Inilipat tayo ng Diyos. Ito ay nangyari sa isang iglap matapos nating maligtas. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang nakarinig ay mabubuhay. Kapag ang namatay sa kasalanan at pagsuway ay marinig ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Sa Roma chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinaiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Griyego. Kapag inyong marinig, maunawaan at sampalatayanan ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan upang iligtas sa mga sumasampalataya. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay daan sa mga makasalanang papunta sa impyerno at ang kaluluwang papunta sa kapahamakan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang kamanghamanghang gawa. Sa Juan chapter 11, sinabi na si Lazaro ay nasa libingan ng apat na araw. Matapos ang kanyang kamatayan, siya ay naagnas at nangangamoy na. Siya ay nagsisimula ng mabulok. At ang libingan ng mga Hudyo noon ay nasa yungib at ang patay na katawan ay nilalagay sa loob at ang pintuan ng yungib ay tinatakban ng bato. Si Jesus ay nasa harap ng libingan. At sinabi niya, alisin ninyo ang bato. Ang kapatid na si Martha ay nagsabi, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat apat na araw na siyang patay. Huwag na natin buksan. Sinabi ng Panginoon, alisin ninyo ang bato. At ito'y binuksan. Sa palagay ko po ay meron talaga itong masangsang na amoy o mabahong amoy. Ngunit binuksan ni Jesus ang libingan. Juan chapter 11:43 sinabi, at nang masabi niya ang ito, sumigaw siyang malakas, Lazaro, lumabas ka. Inisip ng mga tao, ano kayang paglalaro ang ginagawa ng Panginoon? Gayunman, ang katawan ni Lazaro na panay ay nakabalot ng tela mula sa ulo hanggang paa at nakahiga sa libingan. Ito'y nakabalot po hanggang sa dulo. Siya nga po pala si Lazaro na namatay, nabuhay, at lumabas sa libingan na nakabalot sa tela. Marahil nagulat yung mga tao dahil ganun ang paglakad niya. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan siyang makaalis. Hindi ba si Lazaro na apat na araw ng patay sa libingan ay sumisimbolo ng kaluluwang namatay sa kasalanan at pagsuway sa laman mula kay Adan patungo sa pagdating ni Jesus? Sa mahabang kasaysayan ng 4,000 taon, ang mga kaluluwang namatay sa mga pagsuway at kasalanan ay binuhay sa pagdating ni Jesus. Iyon ang alisin ninyo ang bato. Ito po ay buksan ninyo ang inyong puso at makita sa salita ng Panginoon at kayo ay maligtas. Kailangan kayo makinig sa salita ng Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Kung sasabihin ni Lazaro na ako ay patay at nabubulok, ngunit paano ako lalabas, hindi ako makakalabas. Sinabi ba niya iyon? Maaring sinabi ng Panginoon na lumabas ka nang walang pagrereklamo. Ito ang salita ng Diyos na sinasabing lumapit tayo sa Panginoon. Sa ibang salita, bakit hindi ka mabuhay mula sa kamatayan ng aking bayaran ng iyong mga kasalanan?
kung paano binuhay si Lazaro ay gayon din binuhay ng Panginoon ang ating mga kaluluwa na namatay sa kasalanan at pagsuway. Ang Marcos 12:27, sinabi ni Jesus, hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ito ang ibig sabihin nito. Ang Diyos ng mga buhay. Ang Diyos ay ang Diyos ng buhay. Ng buhay. Nang tayo o nang kayo ay maligtas, tumatawag kayo sa Diyos na ating Ama at ang Ama nating nasa langit. Tingnan po natin sa Roma chapter 6. Roma chapter 6 verse 10 hanggang 11. Babasahin ko po sa Roma chapter 6 verse 10 hanggang 11. Roma 6:10 hanggang 11. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayun din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit ang nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Pinatawad niya ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ng minsanan. At siya ay muling nabuhay sa Diyos. Ngayon, ito po ay para sa ating lahat. Upang sa kamatayan ni Jesus ay mamatay tayo sa kasalanan at mabuhay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Ginawa niya po ito, nang si Jesus ay namatay sa krus, ako rin ay namatay. Nang ang Panginoon ay muling nabuhay, ako rin ay muling nabuhay. Kapag ako ay sumampalataya, ang kamatayan na tuning pagkabuhay ni Jesus ay naging isa sa akin. Kaya itinuturing ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ah, ito iyon. Sa Apocalypse chapter 1 verse 18, sinabi ni Jesus, at ang nabubuhay, ako'y namatay at tignan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Tinawag ni Jesus ang kanyang sarili, ako na siyang nabubuhay. Ako ay namatay noon, ang Panginoon ay namatay sa krus at muling nabuhay, ito rin ay para sa akin. Tayo ay namatay sa mga pagsuway at mga kasalanan. Siya nga pala, kasama ng Panginoon, tayo ngayon ay nabubuhay at ngayon tayo ay hindi patay kundi nabubuhay. Tayo ay mabubuhay kasama ng Panginoon magpakailanman at masisihan sa buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Ako ay habang buhay na mabubuhay. Ako rin. Kapag ang isang tao ay may sinasabi at kapag ang isang tao ay sumasang-ayon ay sinasabing ako rin. Alam niyo po ba sa English? Yeah. Araw-araw, araw-araw ko pong pinagbubulay-bulayan ng verse na ito na sinasabing ako rin po. Ako ay nabuhay kasama ng Panginoon. Ako ay namatay noon, ngunit ngayon ay nabubuhay. Ito ay dahil ang buhay na muling pinuhay magpakailanman ay hinding-hindi na muling mamamatay. Ang nabuhay ay nangangahulog ang mga naligtas magpakailanman at ang mga naipanganak muli. Subalit siya na kasama ng lahat ng nabubuhay ay may pag-asa sapagkat ang buhay ng aso ay mas mabuti kaysa patay na leyon. Sa mga nabubuhay, ang siyang nakikibahagi ay mapapalad. Ang buhay ng aso ay mas mabuti kaysa sa patay na leyon. Ang leyon ang hari ng mga hayop at ito'y mukhang napakadakila. Ngunit kung ito'y mamatay, ano ang pakinabang nito? Kahit ang tuta, ang nabubuhay na aso ay mas mabuti kaysa sa patay na leyon. Kahit ganoon pa kadakila ang isang tao sa mundo, ano ang kanilang ginagawa? Maging anuman siya, maging hari o pangulo ng isang malaking bansa, siya ay kagaya ng isang patay na leyon. Ito ay walang kabuluhan. Tayong mga Kristiyano ay pawang hindi mahalaga sa mundong ito, ngunit tayo ay nabubuhay. Tayo ay kabilang sa mga nabubuhay, ang taong ligtas ay nabubuhay. Ang mga Kristiyano ay kabilang sa mga nabubuhay. Ang pagiging bahagi ng church ay nangangahulugang naging kabilang sa mga nabubuhay. Ngayon, ang
buhay ng mga nabubuhay ay magkaiba sa mga patay. Ang nabubuhay ay dapat na mabuhay kagaya ng buhay na tao. Basahin po natin sa Roma chapter 6 verse 4. Babasahin natin ito ng sabay-sabay. Sa Roma chapter 6 verse 4. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y mahalahat sa panibagong buhay. Nang si Jesus ay mabautismohan sa ilog Jordan at umahon sa tubig, nauna nitong ipinakita ang kamatayan ni Jesus, ang kanyang paglibing at ang pagkabuhay. Nang tayo ay maligtas, namatay tayong kasama ng Panginoon. Inilibing na kasama ng Panginoon at nabuhay na muling kasama ng Panginoon. Nang tayo ay mabautisman, pagkatapos maligtas, ating ipinahayag ang ating pananampalataya sa harap ng Diyos at ng mga tao tungkol sa katotohanan na nangyari sa loob natin. Ito ang pagpapatotoo. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Ang nangangahulugang tayo ay muling nabuhay kasama ng Panginoon na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Ngayon, tayo ay nabubuhay upang lumakad sa panibagong buhay at hindi sa gawa ng mga patay. Babasahin ko ulit Roma chapter 6 verse 13. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na katulad ng mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Ngayon, ang mga naligtas na Kristiyano ay ginamit ang kanilang katawan noong bilang kasangkapan ng kasamaan sa kasalanan. Ngunit ngayon, kung ihahandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos, ang bahagi na ito ay tumutukoy sa katawan. Ihandog ninyo ang katawang ito sa Diyos bilang kasangkapan ng pagiging matuwid na sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi bilang kasangkapan ng kasalanan na ginagamit ng Diablo, ngunit bilang isang kasangkapan ng paggawa ng matuwid. Doon sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 15, tingnan po natin ito. Basahin natin sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 15. Basahin natin ng sabay-sabay, ikalawang Korinto chapter 5 verse 15. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ngayon, dahil ang Panginoon ang namatay sa halip na tayo, tayo ay nabubuhay dahil siya ay namatay. Ang layunin ng kanyang kamatayan sa halip ng lahat ng mga tao at ang pagliligtas sa atin upang tayo ay mabuhay sa kamatayan ng Panginoon sa mga nabubuhay. Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ngayon, paanong dapat mabuhay ang mga nabubuhay? Hindi ang nabubuhay muli para sa sarili, ngunit para sa kanya na namatay at nabuhay ng muli upang tayo ay iligtas. Ito ay tiyak na kailangang mangyari. Ano sa tingin ninyo? Maari bang mabuhay muli ang nabuhay na kagaya ng patay? Hindi, ito po ay magkasalungat. Kaya nga doon sa Roma chapter 14 verse 7 hanggang 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Walang sino man. Ngayon sa pagitan ng mga born again Christians, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino man ang namamatay sa kanyang sarili. Tama ba ito?
Nabubuhay ba tayo para sa sarili ko lamang? Naghihirap ba ako para sa sarili ko lamang? Nabubuhay ba ako para sa sarili ko lang? Namamatay ba ako para sa sarili ko lang? Kung ganun, ang taong ito ba ay buhay? Kung ikaw ay nakikibahagi sa mga nabubuhay, hindi ka dapat mabuhay kagaya ng mga patay, katulad ng mga buhay. Ang layunin ng pagligtas sa atin at hindi ang mabuhay para sa sarili lamang. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya nga sinasabi sa kanta, whenever we live for the Lord, whenever we die for the Lord, whenever we live or die, we are the Lord's. Merong ganitong himno, hindi ba? Ito ay gaya ng nasusulat. Ngayon, ang buhay ng mga nabubuhay ay talagang naiba. Ayon sa 2 Korinto chapter 5 verse 9. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 9, sinabi ni Apostol Pablo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, hindi dapat nating bigyang kasiyahan ang ating sarili, kundi magsikap na bigyang kasiyahan ng Panginoon. Si Enoch ay hindi namatay. Kung hindi, pumunta siya sa harap ng Diyos na buhay. Sa Pilipos chapter 1 verse 20, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, sa kadakilaan si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng buhay o sa pamagitan ng kamatayan, sa pamagitan ng aking katawan, ng aking buhay, ninanais lamang na ang Diyos ay malwalhati ng may karangalan. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang mabuhay para kay Kristo at mamatay para kay Kristo, ito ay pakinabang. Kaya't sinabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Hindi lamang natin dapat ipagmalaki na tayo ay ligtas, ngunit dapat din tayo mabuhay bilang ligtas at nabubuhay ng mga tao. Kaya nga po, tignan natin doon sa 2 Korinto chapter 4 verse 11 hanggang 12, sapagkat habang nabubuhay kami, ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Sapagkat habang nabubuhay kami, ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, ay nangangahulog ang pagsasakripisyo ng sarili, dahil ang Panginoon ay namatay para sa atin. Titingnan po natin sa Korinto. Sa Korinto chapter 4 verse 10. Sa verse 10, sinabi ito na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Paano natin maipapahayag ang ating buhay? Kagaya ito ng butil ng trigo. Kapag tayo ay namatay, makakagawa ko upang ang ibang buhay ay maipanganak. Ito ang ginawa ng tanging anak. Ang anak ng Diyos na namatay at ginawa tayong mga anak ng Diyos, at ang Panginoon ay namatay para iligtas tayo. Tayo rin ay iniligtas mula sa kamatayan para sa ating Panginoon. Ito ay ang pagsasakripisyo ng sarili. Kailangan isakripisyo natin ang ating sarili upang sa gayon ang iba ay maipanganak din, para sila rin ay mabuhay at maligtas. Kailangan ng sakripisyo, kagaya ng butil ng trigo. Kaya, si Apostol Pablo, para ipangaral ang Ebanghelyo, sinabi niya, ngunit hindi ko ito nuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang mga ministeryong
tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ito ay pagsasakripisyo ng sarili, na ang butil ng trigo ay mamatay, ang aking oras, ang aking kalooban, ang aking kayamanan, at kung kinakailangan ang aking kasiyahan, pati ang aking buhay, ay maaring isakripisyo upang maraming buhay ang maipanganak. Kaya't tayo na mga buhay ay dapat gumawa upang iligtas ang ibang mga espiritu. Sa Juan chapter 5 verse 21 sinasabi, sapagkat kung paanong ibinabango ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya. Ako rin. Tayo rin. Kung paanong binango ng Ama ang mga patay ay nagbibigay ng buhay sa kanila, ang Diyos ay nagnanais na tayo ay gumawa para maligtas o magligtas ang maraming espiritu sa pamagitan natin. Kaya natin ito. Kaya't ito ay ating buhay na gawain na ipangaral ang Ebanghelyo at iligtas ang marami pang mga kaluluwa. Kaya sa Galatia chapter 5 verse 24, at ipinako sa krus ng mga nanakay Kristo ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Ng mga nanakay Kristo, sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Nang ang Panginoon ay namatay sa krus, hindi lamang siya ang namatay para patawarin ang mga kasalanan, kundi ako rin ay namatay kasama ni Kristo. Ako ay inilibing na kasama ni Kristo. Ako ay wala na. Ngayon, sino ang nabubuhay sa akin? Ang Panginoon ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Nangangahulugan ito ng aking buhay ay nakalaan na para sa Panginoon. Ngayon, ang Panginoon ay nabubuhay sa akin at ang Panginoon ay ang aking buhay. Ang Panginoon o siya nga. Kung ikaw ay naligtas sa pamagitan ng Biblia, dapat kang mabuhay sa pamagitan ng Biblia kung paanong ikaw ay naligtas. Dapat kang mabuhay bilang nabubuhay na tao. Ngayon, ang ating Panginoon na Panginoon ng buhay, sinabi sa 1 Pedro chapter 3 verse 15, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo. Si Kristo ay dapat na maging Panginoon ko, ang Panginoon, hindi ako, kung hindi ang Panginoon na siyang nagmamay-ari ng aking buhay. Aking Panginoon, ikaw ang aking ulo, ang aking Panginoon ang aking buhay, ikaw ang lahat sa akin, ang aking katawan, Espiritu, ang lahat sa akin ay sa iyo. Gamitin mo ito ayon sa ibig mo. Mabuhay o mamatay, hindi ba ito nararapat? Sa 1 Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ang nagsasabing ako ay nananatili sa kanya, ang aking Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa kanya, ay kayang lumakad gaya ng paglakad ng Panginoon. Ang Panginoon ang gumawa sa akin. Siya ang gumagawa sa akin. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kung ang Panginoon ay nasa akin, ang gumagawa kung ano ang kanyang nais, ang dapat kong naisin. Noon ay namuhay tayo sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Subalit hindi na ngayon. Ngayon, ayon sa kapangyarihan ng gumagawa sa atin, sa Efeso chapter 3 verse 20, ayon sa kapangyarihan ng gumagawa sa atin, nabubuhay sa tayo sa pamagitan ng pagsunod sa kapangyarihan. Ngayon, ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin upang makapamuhay sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 16, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Kung lumalakad kayo sa Espiritu, ay huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ng pagnanasa ng laman, kundi mabuhay na sinusunod ang Espiritu Santo. Ngayon, bilang taong namumuhay ng makatwiran sa 1 Pedro chapter 4 verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman, sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos.
dapat nating ipamuhay ang natitira nating buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang taong ligtas ay nabubuhay na ngayon sa lupa na mayroong pag-asa sa langit, hindi nang may pag-asa sa mundong ito. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilahan sa langit para sa atin. Ang dahilan kung bakit niya tayo iniligtas ay upang bigyan tayo ng walang hanggang pag-asa. Ang Diyos ay naghanda para sa atin ng mana na hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Ayon sa mga awit chapter 39 verse 6 hanggang 7, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino, tunay na sila ay nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sino magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? At ang aking pag-asa ay nasa iyo. Nalalaman ni David na maging ang isang dakilang hari ay walang anumang pag-asa sa mundong ito. Panginoon, sa ano pa ba ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ang mga tao sa mundong ito ay napakaabala ng sa walang kabuluhan at laging nagtutuon sa kung ano man, kung ano yung makakain nila at mamuhay ng mabuti. Ang kasakiman ng tao ay hindi nalalaman kung ano ang magaganap sa kinabukasan na maglalaho rin gaya ng ambon sa kalaunan. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ang Diyos ay kasama natin at ang ating pag-asa ay nasa itaas. Sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Lahat ng bagay na ating nakikita ay maglalaho ng biglaan. Sa Apocalypse chapter 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan ang isang bagong langit at ang bagong lupa. Nakita rin natin ang mga araw na ito na iyon gamit ang mga mata ng pananampalataya. Ang bagong langit at ang bagong lupa, hindi tayo mabubuhay sa kung ano ang nakikita natin, kundi nabubuhay tayo para doon sa malwalhati at walang hanggang kaharian na hindi nakikita. Sa pamagitan ng ganitong pananampalataya, ay makikita rin natin ang kapangyarihan. Sinasabi, I'm pressing on the upward way, new heights, I'm gaining every day. They that wait up on the Lord shall mount upon like eagles in flight. Ang puso natin ay dapat matuon doon. Habang tayo ay papaitas, ang mga bagay sa lupa ay nagmumukhang maliit. Gaya kung paano tinitingnan ng Diyos ang mundo. Habang umaakyat pa itaas ang ating mga puso patungo sa Diyos, ang mga bagay na mahalaga sa mundong ito ay nagmumukhang walang kabuluhan. Malaki pa rin po ba para sa atin ang mundong ito? And just before the shining shore, we must almost discover its blurry. Ito ang napakaliwanag na pagpapaliwanag. We need, it's the bright in my eyes, sabi. Hindi magtatagal, tayo ay mapupunta na doon. Hindi magtatagal ay makakarating na tayo doon at makakasama ang Panginoon magpakailanman. Ganito ang ating pag-asa. Dahil sa pag-asang ito, tayo ay naligtas. Kaya huwag ninyong ilagak ang inyong pag-asa sa mundong ito. Dahil hindi magtatagal ang Panginoon ay darating. Kaya't sinasabi, gumising ka! Ikaw na natutulog! At bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa inyo. Gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon mula sa patay. Sinabi ng Panginoon na mula sa mga buhay ay may mga taong natutulog. Tayo ay mga ligtas na, subalit ang ilan ay natutulog nakasama ng sanlibutan. Nananaginip sila ng lahat ng panaginip at nagpapagala-gala sa kanilang mga panaginip. Hindi dapat tayo maging gaya ng mga taong nagpapagala-gala sa lahat ng uri ng mga bagay na walang kabuluhan sa mundong ito. Gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo
ay magliliwanag sa inyo. Ang sinag ng araw ay sa umaga ay lumiliwanag sa inyong mukha. At natutulog pa rin ba kayo? Si Kristo ay magliliwanag sa inyo. Bumangon kayo, gumising na kayo. Ang taong ligtas ay dapat nagising. Ang taong natutulog ay hindi nalalaman kung nasaan siya. Hindi niya nga nalalaman kung saan dapat naroon ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay dapat nasa lugar kung saan sila dapat naroon. Ang natutulog na tao ay hindi nalalaman kung anong oras na. At hindi rin niya nalalaman kung anong oras na ngayon. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon, oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo'y sumampalataya ng una. Sinabi ng Roma chapter 13 na hindi nalalaman ng taong natutulog kung ano ang dapat niyang gawin. Ang mga taong gising ay nalalaman kung ano ang dapat nilang gawin. Pagkagising nila, sasabihin nila, ano kanyang gagawin ko sa araw na ito? Magsisikap silang, nilang hinahanap ang mga bagay na dapat gawin. Nagigising po ako ng medyo maaga sa umaga, kaya sinasabi ko, Linggo ngayon. Naghanda po ako ng sermon para sa linggong ito. Gayon may binasa ko po ito ng paulit-ulit. Naghahanda ulit at patuloy na nanalangin hanggang sa tumayo ako rito. Ang mga taong gising ay nalalaman kung ano ang dapat nilang gawin. Pinaghahandaan ito at kailangan nilang magtiis. Tama po, ang mga natutulog ay maaring makasama ng mga patay. Gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay. Ang mga taong binuhay na mula sa mga patay ay pupunta na rin po sa simenteryo at matutulog noon. Sinubukan niyo po ba rin matulog kasama ng mga patay? Dapat na tayong bumangon mula riyan. Gaya ng taong buhay, ngayon ang Diyos ay tutulong sa atin na gaya sa gayon ay makakapamuhay tayo bilang mga taong ligtas. Kaya sa paningin ng Diyos ay mayroong buhay at patay. Sila ay dalawang uri ng tao. Ngayon ay iniligtas na tayo ng Panginoon na namatay dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan ay dapat ding ipamuhay natin ang buhay natin ng buhay na nilalang. Sa muling pagdating ng Panginoon, ihiwalay niya ang mga buhay at patay. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ay dapat tayong mahiwalay. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ang mga buhay at ang mga patay ay hindi makakapamuhay ng magkatulad. May mga pelikulang tungkol sa zombies. Kapag napapanood natin to sa TV, kapag lumalabas ang mga zombies, hindi ako natutuwa at pinapalitan ko ang channel. Ang gayong mga pelikula ay mababagsik. Pag-isipan niyo po ito, ang mga hindi ligtas ay ang mga zombies. Hindi po ba terrible ito? Pasensya na po kung sinabi ko ito na sa mga hindi ligtas. Kaya kailangan nilang matanggap ang kaligtasan agad-agad. Dapat tayong mabuhay bilang mga taong buhay, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos. Manalangin po tayo. Mabagin naming Amang Diyos, inibig mo po kami at kinabagan, kami na mga malayo sa iyo at nabuhay sa kasalanan, kami na mga namatay dahil sa pagsuway at mga kasalanan. Subalit, ang Panginoon ay namatay sa halip kami, pinatawad ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang sariling dugo at iniligtas ang aming mga patay na kaluluwa ng walang hanggang buhay at kapangyarihan ng Panginoon. Salamat po sa pagturing mo sa amin bilang mga anak ng Diyos. Ngayon pong hindi na kami mga patay, kundi mga buhay sa harap ng Panginoon, pakiusap, gabayan mo po kami na makapamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos sa natitira naming buhay. Kung meron po mang hindi ligtas mula sa amin, pakiusap, gabayan at tulungan mo sila sa nalalapi nilang buhay sa gayon ay maunawa nila ang dakilang kamangha-manghang biyaya ng Panginoon at makasama ang mga buhay at mabuhay gayon sa taong buhay. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.